Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Nagbabalik po ang Sa Barangay Tayo. Kasama pa rin ang Batikang Punong Barangay ng Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. At sa segment naman po na ito ay malalaman natin ang mga diskarte at proseso sa paggawa ng budget. Ano-ano ang mga kinakailangan para ang IRA or Internal Revenue ng Barangay ay magamit ng wasto. At paano palawakin ang mga project kahit maliit ang budget ng barangay. Let's get right to it po, Kags, Butch at Cap. Public knowledge naman po ito, hindi po ba, na kung ano po ang budget po ng inyong barangay. Kanina po, Cap, nagbahagi po kayo ng mga ilang mga magaganda po ninyong nagawa, katulad po ng commercial building po na pinagawa po ninyo sa inyong barangay. At in hindsight, napakaganda po talaga nito dahil nagbibigay po kayo ng dagdag revenue para sa inyong barangay. Pero meron pong budgeting na kaakibat po ito. Paano po ba yung proseso nito at ano po ba yung maintenance or other operating expenses po ninyo or ang tinatawag na MOOE? Okay, so yun na, pagdating sa pag-preparation ng budget, talaga na it's really the Punong Barangay ang mag-prepare nun. And of course, with the, after yung preparation, syempre sa preparation, kasama ko si Treasurer, si Secretary, at si Committee Chairman ng Appropriation para at least we could discuss, mapag-compare yung mga income in the past year at yung estimated income ba na meet ba namin. So yun, para hindi natin maano yung budget. So for that naman, unang-una, yung personal services para sa mga kawani. Although kami nga may mga eco-aid na kami, may mga position na din kami in-create. So kailangan yung 55% from the actual income, let's say for 2023 budget, kukunin mo yung 55% from the actual income of year 2021. Doon mo kukunin doon. So that would be the 55% of that, yun ang gagamitin sa personal services. And siyempre, aalisin pa natin doon yung mga 5%, yung mga special appropriation for the calamity fund, 5% sa SK, 10%. And naglalagay din kami ng GAD. And then 5% din yun. And then sa BS for the Barangay Children Protection, usually 1%, mga ganun. SK, Senior Citizens MPWD, 1% din from the gross ng doon. So yun. So titignan mo din from the MOE naman. So kailangan natin yung mga maintenance ng ating mga equipments, maintenance ng street lights, siyempre yung mga school supply, office supplies at iba-iba pa na kailangan. And aside from that, we have the capital outlay. So doon sa capital outlay, let's say yung ginawa namin, sa capital outlay namin binabudget kung magkano yung pwede pa namin ilagay doon sa capital outlay, like the building, gaya ng building na ginawa namin, kung mga yung mga kailangan na bilhin pa, like siyempre bumili din kami ng sasakyan ng barangay, mga ganun. So ilagay doon kasi ang minsan ang capital outlay, it's a continuing din. Of course, the 20% development fund. 20% from the IRA din. Yes. Kung magkano yung IRA, so 20% of that, doon mo ilalagay sa development projects na talaga na may guidelines din doon kung ano yung kailangan na pwede yon. So like environment, pwede doon at iba-iba pang mga ano. So yun ang talaga na ginagawa namin sa budget. Siyempre, hindi namin naaalis doon sa MOEE. So kung ano may support. And right now, meron din tayong mga barangay lupon na binibigyan din ng honorarium like Bausi din, meron din kaming in-appoint na Bausi, BSPO. So doon, linalagay din sa MOD yun, support to Bausi. Okay, sa GAD naman, may lalagay din doon. So talagang napakahirap din i-prepare. And then after that, we're going to present it to Barangay Development Council. Doon nakasama ang mga Barangay Kagawad and representatives from the different NGOs, women, farmers, at religious, andun kasama. And during that time, you can discuss na yung budget doon. So, let's say yung different committees ng Barangay Council, may gusto silang idagdag o kaya sabihin pa. So, at that time, you can still correct the budget. So, and then i-approve ng Barangay Development Council, yung AIP pa. Gagawa pa tayo ng annual investment plan, kung ano yung mga bibili, ano yung mga projects, programs. So, napakahirap na yung pag-prepare din ng budget. And after that, it will be presented to the Barangay Council for approval. After that, sa Sanggunyang Bayan sa amin, i-review din nila para pag na-approve na review na, that's the time na pwede na naming implement yung mga
binadget namin for this year. Maraming salamat, Kapitan. Kapitan, ito i-run to natin ulit, ano? Yung sinabi ninyo, kung ikaw ay bagong kapitan, ang budget cycle o pagprepara ng budget ay ganare. Una, yung sinabi nyo nga, preparation ng budget by the Punong Barangay. Second, legislative action ng sangguniang barangay. Yan ho yung concurrence, no? Third, budget review by the sangguniang bayan panglunsod. I-review ho sa city or sa municipal government. Tapos, ang execution or implementation ng budget, of course, by the Punong Barangay. And then, ang final na po ay financial reporting by the Punong Barangay sa sanggunian. Yes. Sanggunian sa city or sa municipal. Ngayon, ito po practical question. Kayo po ang kapitan. Si SK po, SK Chairman. Nandyan. Ako po eh Committee on, halimbawa, Peace and Order. Si Kagawad Butch. Ano ang sasabihin niyo sa akin pagka nagpre-prepara na tayo? Bagong upo tayo, magprepara tayo ng budget. Ano hong sasabihin niyo sa akin? Okay, usually, ang ginagawa ko bilang Punong Barangay, kayo bilang Peace and Order. So, dun sa if you can see the DRRM fund, the calamity fund, pwede kayong mag-suggest dun eh. So, kung ano yung mga priority na gawin mo para sa Peace and Order, so, sasabihin mo dun. Kung saan natin kukunin yung budget. So, kailangan din participation ng committee on Peace and Order. Kaya, yun, para at least makailangan, alam mo, matutulungan po yung kapitan na i-prepare i-budget yun. So, halimbawa, Kap, kung sinabi kong kailangan natin ng 20 tanod, ito ho ang magiging honorarium nila, ilalagay ko na po doon. Tapos, babudgetan po yun. We will see if kaya yung kaya. PS natin. Uh-huh. Oo, let's say, nag-recommend kayo na baka pwede natin ingre. Kasi may guide ng DBM tayo. Mm. May anong magkanong hanggang yung ceiling ng ibibigay natin sa mga personnel natin. Mm. So, pero pag magdagdag ka ng tanod, siguro we can consider that pag kaya pa yung budget na kailangan pa natin ng 2 tanod, parang ganun ang ano niya. Ang tanong ng mga Kagawad, okay, na-approve na yung budget. Halimbawa, ganitong klaseng budget, price, Philippine peso. Hinahawakan ba ng committee chairman yon para siya ang magdispensa? O ano ang nangyayari pagka na-approve yung budget po? Okay, kasi andan naman yung process naman kung ano yung mga, let's say, yung mga kailangan na gamitin. So, andyan yung purchase request. Siyempre, yung ano yung kailangan ng office na yan. And purchase request. And then after that, they have to canvas or mag-canvas sila. And then yung purchase order, i-order na yon. And then, siyempre, pag dadating yung mga material, so i-inspect pa yon, makikita po doon ano doon. Hindi directly, it's still the responsibility. Siyempre, may back pa tayo eh. Siyempre, sila yung, pag may bidding, pag more than 50,000, kailangan nang may field jobs, may post sa field jobs. So, ang hirap na nang sa barangay, dami nang ginagawa pag malaking pundo kaya mo doon eh. At of course, syempre yung meron naman tayong COA na regular ang pag-audit sa mga disbursement. So, ayun. So, yung barangay treasurer naman, syempre gagawin yung voucher at sinicertify naman yung committee on appropriation na talaga. Kasi kasama sa committee on appropriation chairman din doon, makikita nila na may pundo talaga ni appropriate. So, nahahawakan din ng Kagawad. Halimbawa, pagka merong bibilhin. Actually, hindi. Hindi, treasurer. Yun ang treasure ano. Although, siyempre, gagawin na yung voucher, kompleto na yung supporting documents, and then pipirman, and then magbabayad na sila sa supplier. Yan. Okay, yung budget naman ni SK. Yes po, opo. Kap Joji, napakatagal na po ninyo naging Punong Barangay. And to your knowledge po ba, kung ang Punong Barangay ay hindi po nakapag-submit ng kanilang annual budget, paano po, may kaakibat po ba itong parusa or meron po bang penalties para po sa Punong Barangay? Minsan, syempre, kung talaga ano na, talagang hindi mo ginawa yung budget, talaga as in, wala kang ginawa. Syempre, ano na yun eh, pwede kang ma-administrative. Siyempre, responsibility mo to prepare a budget, hindi mo ginawa. So, siguro naman, kung minsan naman, ang yung budget, nagiging reenacted eh. Kung ano yung budget mo previous year, yun na ang parang i-implement. So, but still na, siyempre, lumaki yung income mo, hindi mo magagamit pag hindi budgeted. So, okay. Kailangan pa rin na ano, na you have to prepare the budget. Maganda pag on time yan para pag 2000 January na
ma-implement agad yung mga budgeted na approved. Meron lang din po akong follow-up question, Kags Butch at Kap Joji. Dahil nga po magkakaroon na naman po tayo ng barangay elections this year, and I'm sure meron po tayong mga newly elected officials na papasok po ngayong taon sa serbisyong barangay. Ang curious lang po din po ako kung katulad po ninyo, nung time po ninyo na pumasok po kayo sa pagiging punong barangay, yung proseso po nito napaka-specific po, hindi po ba? Yes. Kaya po, meron po bang training na na-undergo ang ating mga kabarangay para rin po yung mga tatakbo po sa elections ngayon, makapaghanda na po sila sa kung ano po ang kailangan nilang matutunan bago po sila makapasok sa barangay office? Yes, syempre, unang-una, dapat kung kakandidato ka, dapat nasa puso yung serbisyo. Mm-hmm. Hindi lang kung may honorarium yung barangay na, doon ka mag, kaya ka tumatakbo. Mm-hmm. Unang-una, nasa iyo yung puso sa pagsisilbi. Yes. And then, after yung mga nanalo naman, pag after election na, talagang may trainings. Mm-hmm. Meron ginagawa, tinuturo din yung mga paggawa ng budget, mm-hmm. ano yung functions ng kapitan, functions ng barangay Kagawad. Andun na lahat eh. Kaya nga, yung mga hindi naman natin ano yan, maiwasan na dapat isang taon din lahat dapat trainings lahat ng mga bagong officials. Alam mo, ako naman kung sasagutin ko yan, ano, tama yung sinabi ni Cap Georgie, kailangan talaga may puso gusto mo mag-serve, sapagkat pag andun ka na, isa ka ng kapitan o kagawad, hindi ka tatagal dyan sa politika kung wala ka talagang puso, dahil nandyan yung intriga, nandyan yung ginagawa mo na, pero andami pa rin, marami ka pa rin naririnig. Pero hindi ka dapat maging balat sibuyas, sapagkat ikaw ay isang public servant. At higit sa lahat, hindi mo dapat tignan ang sarili mo na mas mataas sa kapwa mo. Dapat talaga na very humble ka, at ang tingin mo sa sarili mo ay public servant at ang boss mo mga tao. Not the other way around na medyo nakikita natin. Pag talagang nanalo ka na, halimbawa, meron tayong bineyo eh. Meron tayong tinatawag na brand new elected officials na sineseminar ng mga DILG. So doon nyo malalaman kung kagawad kayo, na-elect kayo, paano magsulat ng batas, ng ordinansa, paano nyo ipapasa, paano usapan dyan. O malalaman nyo lahat yon. Pero ang unang-una talaga dapat, gusto mo talaga magsilbi sa taong bayan. At may alam ka naman kahit papano, para yung expertise mo, eh may bibigay mo yung talento mo sa barangay, at yung barangay, i-harness yan at magkakaroon ng magandang projects at saka servisyo para sa mga tao. Tama, Kagawad Butch. Mm-hmm. Kaya nga, dapat kung nabigyan ka ng posisyon, wag natin gamitin yun na parang power mo na yun. So, yes. Dapat yung public service pa rin ang isipin natin para at least mapamahal yung mga tao sa ating bilang mga public servant. Yeah, may kilala nga ako eh. Pag bumababa sa kaya, nakapayong pa eh. Ang daming bodyguard. O, kapitan lang yun ha. Pero, hayaan mo na siya. Problema niya yun. SK, yung budget ng SK is usually 10% ng... So, halimbawa, kung ang budget ng isang barangay 50 million, 10% yun is 5 million ang hahawakan ng SK. Yes. Kaya, ang tanong, maraming nagtatanong ito, paano kung hindi binigay ng kapitan, pwede po ba daw yun? At ang tanong ni SK nga kanina, medyo nahihiya lang siya, mahahawakan ba talaga ng SK ang budget nila? At siya ba ang, kung ano ginawa ng punong barangay sa kanyang konseho, yun din ang gagawin ni SK sa kanyang konseho? Parang ngayon, process ngayon, dati noon, yung budget ng SK, di ba, naka-incorporate na lahat sa annual budget yun, kung saan gagawin din sila ng sarili nilang mga programs, activities. Pero for this time, I think, ang mag-approve sa budget nila, it's in, chine-check din ng province yung provincial youth office nila. Pero ngayon, although, ang role na ng barangay captain is supervision, fall under supervision na lang sa mga kung anong gagawin ng mga SK. Hindi rin nila, although separate na yung punto ng SK ngayon eh. Dapat yung 10%, may sarili na rin silang bank account. Siyempre, may check-in na rin silang sarili. So, may treasurera silang sarili. Oo, meron na. Yun ang bago ngayon eh. Yes, so, yung SK, talagang marami rin sanang trinatrabaho o ginagawa. Kasi sila na yung hahawak ng kanilang pundo ngayon. Siyempre, andun pa rin, based on the treasurer pa rin, at saka yung SK chairman, at based on the budget na binadget nila, kung ano yung mga babayaran, i-disburse for the programs and activities. Kung baga po, may autonomy naman po ang mga SK. Ngayon na. Oo. Yes.
Cap, any last messages sa iyong mga constituents at sa ating pong mga kabarangay, mga, sa mga televiewers natin sa buong bansa? Okay, unang-una, papasalamat ako uli dito sa barangay tayo. Kayo, Sir, Kagawad Butch, SK Mai, and at kay Yusek din nyo. At of course, sana ang aking mga kasamang nagsisilbi as punong barangay, barangay officials, nakaparating ako ng inspirasyon sa inyo at nagpasasalamat din po ako sa mga tumutulong sa aming barangay, sa mga aming mga partners. Kailangan na andyan ng ating mga partners. We have different partners, yung mga NGOs natin, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, at of course our private corporate sa na nagsisilbi, lalo-lalo na ang EDC, of course the Vestas. At syempre, I would like to take this opportunity to thank also yung free consultancy services na binibigay sa amin, lalo na sa pag-prepare ng Amianan Tourism Village Community Center. And of course, I hope that this project na matutuloy na, kasi sabi nila, it's because during the pandemic, kaya na yung na-approve na 27 million from the TIESA ay suspended. So hopefully, nagagawa to, kaya last term ko na, but still, at aking mga kababayan, kabarangay, tuloy-tuloy po ang suporta natin para gaganda pa uli ang ating barangay. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat, at sana tuloy-tuloy ang ating mga ginagawa na magaganda sa ating mga barangay. Maraming salamat po, Cap Joji. Napakarami po talaga nating natutunan, yes, po today mula po sa inyo. At maraming salamat po dahil po kayo ay nag-take ng time ninyo para pumunta po dito sa aming programa. At sa aming mga kabarangay, maraming salamat po sa pagtutok nyo muli sa aming programa. At sa mga naghintay po na makabalik po kami on air, ito na po, nagbabalik na po ang Sa Barangay Tayo. At maraming salamat po dahil nandyan pa rin po kayo, mga kabarangay. Makakaasa po kayo na kami po ay magpapatuloy na po na magbigay ng impormasyon at inspirasyon para po sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Magkikita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang Sa Barangay Tayo.